Magandang araw, kaRapsa! Sa videong ito, ituturo ko sa iyo ang top 10 list kung anong dahilan at kung bakit hindi sila nanonood sa channel mo. Dito ko rin sasabihin ang mga tip kung paano ka magkakaroon ng mga viewers sa channel mo, kaya makinig kang mabuti. Number 10. Uploading your life memories. Question to a newbie like you. Nai-entertain ka ba sa vlog ng mga nagtatagayan, office party, wedding ng di mo kilala, namamalengke, nag-swimming at kung ano-ano pang karaniwang gawain? I'm sure, isang malaking big no, ang sagot mo. What's the purpose of uploading your memories in your blog? Para ba mag-trending? Nope. That's not gonna happen, my friend, maliban na lang kung isa kang icon, or famous artist. Sa mga famous kasi, madali lang magpa-trending sa mga daily lifestyle nila, yung tipo nag-TikTok at nagtimpla lang ng kape in just a minute, trending agad. Pero kung ang purpose mo ay para lang meron kang social media memories at mapanood ng mga mahal mo sa buhay in any part of the world, it's okay, walang mali dun. Keep this in your mind. Your viewers will never watch your video kahit na marami pang ads yan kung hindi sila na-entertain sa palabas mo. Here's the tip, gusto mo bang panoorin kanila kahit hindi ka famous at baguhan ka? Make your video entertaining, informative, and educating, that's the key. Number 9, no thumbnail. Thumbnail, ito yung unang image na makikita mo sa isang video bago mo siya panoorin, kagaya ng nakikita mong image ngayon. Yes, it's important at malaking bagay ito sa video mo para makatawag ng pansin sa mga viewers mo, so make sure to create thumbnail. Here's the tip, make sure your thumbnail is eye-catching, enticing and simple like what you see in my video, make sure nasa left part ang message sa image mo. Number 8, no video description. Write a description and keywords for more info about your video just in case tignan siya ng viewers mo. Makakatulong din sa YouTube algorithm ang description at keywords mo para malaman niya kung tungkol saan ang video mo. Number 7, no profile picture and channel banner. Gumawa ka rin ng picture mo or logo ng channel mo pati na rin banner, kasi ito ang magpapakilala kung ano nga bang content meron sa channel mo, para na rin makita nila na maayos ang channel mo. Number 6, no end screen. Kagaya ng nakikita mo ngayon sa image, yan ang end screen, ito yung image na karaniwang makikita mo, 5 seconds bago matapos ang video mo, makakatulong din ito para ma-optimize mo ang views at watch hour ng channel mo, para nang sa gayon, makita pa ng mga viewers mo na may mga video ka pa na related sa napanood nila. Number 5, no beating around the bush. Isa itong English vocabulary, meaning to say, wala nang paligoy-ligoy pa, direct to the point mo na, gusto mo ba na nagpapaikot-ikot pa ang blogger sa mensahe niya? Syempre hindi. Diba? Sayang lang ang oras, here's the tip, direct to the point mo na ang message mo sa blog mo. Bawasan mo yung mga adlib at kartihan mo para ma-hook na agad ang mga viewers sa channel mo. Number 4, low quality video and images. Gaganahan ka bang manood ng video na malabo at unstable ang capture ng camera? I'm sure, no ang sagot mo, at nakakawalang ganang panoorin ang video na yan. Here's the tip, before you start make sure to check battery, camera and video setting and lighting. Number 3, sub to sub. Familiar ka dyan, diba? Sub to sub, VLS, C2C at paangat program? Member ka ba? Alam mo ba na ilan sa mga big YouTuber ay galing din sa ganyan? Pero hindi rin sila nagtagal dahil mali at meron itong malaking disadvantage sa channel mo na dapat mo malaman. Makinig kang mabuti, dahil crucial na ang mga susunod na tatlong tip na sasabihin ko. Sub to sub, disadvantage, wala rin kwenta ang dami ng subscribers mo kahit pumalo pa ng 5K to 10K yan. Question, nanonood ka ba sa kanila or nanonood ba sila sa'yo? Hindi naman, diba? Ang purpose lang naman yan ay makarami at mapadali ang dami ng subscriber at hindi para maging loyal subscriber mo. Pansin mo ba, na kahit mahigit 1K na ang subscriber mo eh hindi naman sila nanonood sa mga bago mo upload, at ganun ka rin naman, diba? Kapag hindi mo inalam ang disadvantage ng mga nabanggit, maaring hindi ka na makawala sa sumpa ng sub-to-sub, watch-to-watch, VLS at paangat program. 10 years from now ganun pa rin ang galawan mo, hanggang sa mag-quit ka na lang. Number 2. Quantity over quality video. Mas mahalaga ba sa'yo ang dami kesa kalidad ng video content mo? Patay tayo dyan. Madami kang ang video pero walang kalidad, believe me. Wala pa rin manonood ng video mo kahit 1 million pa ang ads niyan. Here's the tip, baliktarin natin.
quality over quantity, okay lang kahit 3 beses kada buwan ka lang makapag-upload. Kung quality naman talaga at pinag-isipan ang content mo. Alam mo ba na kapag quality ang isang content ay malaki ang chance na panoorin at tapusin ng viewers ang ads at video mo, and later on, magiging loyal subscribers mo sila. And for the number 1. No value content. Ito yung mga video na walang kakayahang mag-entertain, makapag-educate, at makapag-inform sa mga viewers, in short, basurang content. Bonus tip, gusto mo ba talagang panoorin nila ang channel mo, gawin mo lahat ng kabaligtaran sa mga nabanggit. Mula part 1 to part 2, sure yan, slowly but surely, dadami na ang manonood sa channel mo. Bonus tip number 2, mag-subscribe sa ating kaRapsa Family Channel. Para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Hit the bell icon for updates on our video. At paki-share na rin para mas marami pang matuto. At kung natapos mo ang video na ito, congrats kaRapsa, hangad namin ang success mo, as a content creator. Maraming salamat sa panonood, until next time, share the good vibes kaRapsa.